Welcome back to my channel, guys. At welcome din sa ating panibagong episode. Ang ganda ng panahon natin ngayon. Kalmado yung dagat at napakalinaw ng tubig. Today's episode, dito tayo magdadive sa wall spot kaya nakaril tayo kasi off-season pa ngayon ng mga pelagic. Pagkababa natin, sinalubong agad tayo ng School of Bassy Drummers or ELAC. Sa mga bago pa sa channel ko, please subscribe para palagi kayo updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Shoutout ka pala kay Sir John Helbert Tejeda, Yanerx, Rosebel Conchas at kay Sir Archie Baguio. Maraming salamat po. Pagkatapos natin mag-warm up dive sa mababaw, baba na agad tayo sa may ledge at dapat dikit tayo sa wall pag nag-glide pababa para hindi tayo mahalata ng isda. Di na tayo dumiretso sa unahan, guys, kasi on our way down, may nakita akong isang kakaibang trivali. First time ko palang naka-encounter nito at since good size naman, kunin natin. On this dive, dito tayo bumaba sa isang favorite spot din natin at palagi tayong nakadikit sa wall while gliding down para hindi tayo mahalata kung meron lang mga isda sa ilalim ng cracks. At this moment, may nakita ko mga malalaking unicorn fish or surahan dyan sa baba, guys, kaya hindi na ako dumiretso at dito na lang minto. May mga trivalis din sa unahan kaya nagfish call ako to attract them. Hindi sila interesado sa fish call, guys, pero nung pagtingin ko sa kaliwa, sa ilalim ng crack, eto yung na-attract natin, isang bluefin trivali. Took the shot, ang ganda ng tama, guys, pero naunahan tayo. Hindi ko agad nahilay yung line kaya yan tuloy, sumabit sa ilalim ng crack. Well, kaya ko pa naman yung i-retrieve, pero safety first, balik tayo sa surface para makapag-isip tayo ng maayos kung ano yung magandang gagawin sa next dive natin. Pagkatapos natin makapagpahinga ng maayos at comfortable na tayong mag-dive ulit, then i-retrieve na natin yung isda. No fish nor gears worth your life, guys, kaya palagi yung isipin yung safety nyo. Dito sumabit yung bluefin trivali. Ang ginagawa ko pag ganito man sitwasyon, first thing to do, inyo-neutralize ko yung isda para hindi naman laban pa. May kalakasan pa kasi yung isda. Mahirap na. Baka matanggod yung kamay natin or yung paa. Once ma-neutralize mo na yan, madali mo na yung makuha at ma-untanggod yung mga line na nakasabit. Kaya free ka na makabalik sa surface, safe and sound. Our second fish of the day, isang trivali na naman, bluefin trivali. Ilagay lang muna natin yan dyan kasi i-retrieve pa natin yung line na nahila niya. Habang papunta tayo sa bangga para ilagay yung isda, may basura tayong nakita at plastic pa kaya kunin natin to at itapon sa tamang lagayan. Mina pala bigla yung current, guys, kaya I decided to go home at eto lang yung huli natin, dalawang trivalis. Days after, balik na naman tayo sa dagat. This time, sa ibang spot naman at morning dive tayo ngayon, guys. Mm-hmm.
medyo madilim pa yung paligid ng pagkarating natin sa spot, pero pansin nyo yung mga baitfish guys, ang dami nagkukumpulan sa taas at binigyan agad tayo ng blessing. This is our first fish of the day. Nag-observe ako sa mga movement ng mga baitfish guys nang bigla sila nagpanik. Alam ko na may naghahan sa kanila, kaya patingin-tingin ako kung saan-saan. Yan pala, dito lang sa tapat natin, isang GT. Papalayo na sana, at buti na lang, naabutan pa. Shot by my Hammerhead Evolution Carbon Spear Gun 130cm. Since dito tayo nakahuli ng isda at sa dami ng baitfish, on this dive, balik agad tayo dito, same spot. Pagkalapag natin guys, hindi na mapakali yung baitfish. Hindi ko alam kung saan galing din yung nangahan. Yun pala, dun sa likod natin, isang bluefin trevally. Shoutout na pala kay Batang Samar, Gerald Yesta, Jezreel Platitas at kay Sir Jacob Dewetes. Maraming salamat po. Nakadalawang trevally na naman tayo, isang bluefin trevally at isang GT or giant trevally. Pero gamay na trevally pa to guys. High tide ngayon guys, kaya palakas din yung current. So sumabay na lang ako sa agos, pauwi, at along the way, may nakita ako mga ilang jackfish or big eye trevallies sa gilid ng ledge, kaya gapangin natin. Gantong technique ang ginagawa ko pag naghahunt ako ng mga big eye trevallies or jackfish pag clear yung visibility, pero pag malabo naman, gumagana ang dive bombing. Dahan-dahan lang tayo mag-glide to close the gap at take cover sa mga batuhan para hindi tayo mapansin agad. Pero napaka-curious ng mga isda na to guys, kaya hindi ako dumidiretso agad. Pusa lang sila ang pupunta sa atin. Added sa ating stringer. This time, big eye trevally naman. May nakita na naman tayong mga big eye trevallies or jackfish dun sa unahan guys. Kaya I went for another dive, pero nung pagkalapag natin, may nakita tayong malaking king mackerel dun sa unahan na papalapit, kaya change target. Nasa ibabaw lang dumaan guys, kaya sobrang excited na ako. Inayos ko pa yung flopper. I was trying to close the gap, pero ayaw niya lumapit. Kapag ayaw, huwag pilitin. See you on my next dive, Mac. Makukuha rin kita. Nakatatlong isda din tayo sa araw na to, guys. This is enough.
Let's go home. And that's it for this episode, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.